ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Ayan, magandang hapon po muli sa aming pong mga kababayan sa lugar na ito ng Itbi. Muli po ay magsishare po kami ng aming pong mga nalalaman po sa aming pinaniniwalaan na dapat din po ay mapaniwalaan ito po ng marami sa atin. So, lagi po namin sinasabi sa aming pong patuloy na pangangaral, kami po ay hindi inihingi ng anumang uri ng donasyon at anumang koleksyon na may kinalaman sa pera. At ang nais lamang po namin ay magbahagi sa inyo at sa oras pong ito ay ipagpaumanhin po ninyo na magkaroon lang tayo ng konting panahon. Bago po kami magsimulang mag-share sa inyo, tayo po'y sumandaling manalangin. O mapagpalang Ama Abayahawa na may likha ng langit at lupa, patuloy kong itinataas sa iyo ang lugar na ito at sa muli po hinihiling po namin na bigyan niyo po ng pangunawa ang makapakinig ng iyong mga salita. At sa oras na ito ay muli po kayong makilala ng mga tao sa lugar na ito sa iba't ibang uri ng kaparaan ng inyong gagawin sa hapong ito. Niluluwalhati ka namin at pinasasalamatan o mapagpalang Ama Abayahawa sa pangalan ni Mashiach Yehoshai Yaman. Okay? Ayan. So, katulad po ng aming pong mga naipahayag na noong mga nakarang araw at nakarang linggo. Ayan. Na sa bansang ito na tinatawag po nating Pilipinas, ay lagi po naming isinasabi na ang bansang Pilipinas ay may tinatawag na lost identity o na walang pagkakakilanlaan sa kanyang sarili. At dahilan po sa tayo po mismo ay hindi na po natin alam, hindi natin kilala kung sino tayo at saan tayo nang galing. Ang bansang Pilipinas ay mas kilala bilang mga tribong Tagalog na nagmula sa lahi ni Joktan. Or mas kilala bilang tinatawag sa pangalan ng Bible na Ophir. Ayan. Si Ophir po ay isa sa anak ni Joktan na kung saan sila ay 13. 13 po ang anak ni Joktan na siyang anak ni Heber na pinagmula ng Hebron Nation. Ang Hebron Nation ay nagmula sa pangalang Heber. At ang Heber ay nagkaroon ng dalawang anak, si Peleg at saka si Joktan. Si Joktan po ang siyang pinagmulan ng tribong Tagalog as magkilala bilang Ophir. Si Peleg naman ay kilala bilang Hebrew Israelite na siyang pinagmulan ng mga Israelitang Hebrew doon sa lugar na ngayon ay mas kilala sa kasaysayang Jerusalem, Israel ang tawag po sa kanila. Ayan. Pagdating po sa biblical na paniniwala, alam po nating lahat at tayo po'y naniniwala pagdating sa sinasabing Biblia. Ayan. So, ano po ang pagkakakilanlan na matibay sa mga lahi ng Hebrew na lahi ni Heber sa dalawang magkapatid na Peleg at Joktan? Sa maraming mga panahon, atin pong babasahin ang sinasabi po niya sa aklat ng Exodus. Sinasabi niya, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi. At kanilang patungan ang tirintas ng bawat sa bawat laylayan ng isang pughaw na tela. Ayan. So, ang bansang Pilipinas, kapag inyo pong isearch, alin sa mga tribo ng Pilipinas ang mga tirintas ang laylayan ng damit? Nangunguna po lagi po namin sinasabi ito upang maalala ninyo, maalala ng bansang Pilipinas na sila ay may lost identity. Nangunguna ang ipugaw. Yung pong mga dating kasuotan nila na ang iba sa kanilang lalaki ay may mga nakabahag. Ang kanilang mga laylayan sa damit at bahag ay mayroong tirintas. Pangalawa, ang Bicol Region, na kung saan mas kilala po natin sa simbolo nito na Vulcan Mayon. Ang mga tribo dyan ay mayroong mga tirintas ang kanilang laylayan ng damit.
Ngayon, ito po'y aming sinasabi upang bawat isa sa atin ay muling manumbalik na tayo pala ay may dugong Hebrew-Israelite na hindi natin nalalaman. Ayon po sa mga aklat ni Maccabeo, nung tayo po ay pinagharian ng mga Greek sa panahon po nila 126 AD, inalaw ni Haring Antiochus na ang mga Israelita ay kanyang sakupin at ang bansang ito at ang lahi ni Haring Antiochus ay pinilit ang mga Israelitang Hebreo na tarikuran ang kanilang paniniwala sa kanilang dating sinasamba, walang iba kundi si Yahweh. At dumating ang araw, ang haring ito ang katuparan ng sinasabi sa aklat ni Daniel na siyang darating at dalawang hari ang magtutuang upang ang bansang Israel at ang templo ng ating Ama Aba Yahweh ay lapastanganin. Sa paanong paraan? Ayon sa aklat ni Maccabeo, ang templong banal ng ating Ama Aba Yahweh ay dinagyan ni King Antiochus ng pangit na hayop o tinatawag na hindi banal na alay. So, ano ito? Lahat po dito siguro makaka-relate. Nililitsyon ito sa oras ng mayroong mga handaan ng Pilipino. Saan man i-celebrate ang pista, hindi nawawala ito sa lamisa. Yan po ang baboy. Ang baboy ay isang maruming hayop noon sa panahon ng mga Israelita at hindi po ito pinapayagan na maialay sa mga templong sagrado na ipinagawa ng mga hari ng Israel. Ano po ang pwede nilang ilaalay noong mga panahon? Kambing, tupa, baka. Pero pagdating po sa baboy, itinuturing ito ng may likha na isang maruming hayop. At alam po ninyo, ang mga Hebreo sa panahon ni King Antiochus, siya po ang siyang naging dahilan upang ang mga Hebrew-Israelite at ang templo na tinatawag na holy place or banal na lugar ay nasalaula gawa ng ipinasok ni King Antiochus na isang Griego, ang banal na bagay ay pinasok ang hindi banal na alay. Walang iba po ulit, ang baboy. Ayan. So sa madalit salita, hindi lamang sinalaula ng hari ng Griego ang templong banal ng ating Aba Yahweh, kundi maging ang pananampalataya ng Hebreo sa tunay na Aba Yahweh ay pinilit na ito'y talikuran. At nung ito ay kanilang gawin, pinersecute sila at halos sa sobrang persecution, ang isang Hebreo-Israelite ayaw niya nang malaman na siya isang Hebreo. Ganon po katindi ang sinapit ng bansang Israel sa katigasan ng kanilang mga ulo, gawa na ang mga bagay na ayaw ng Yahweh ang kanilang ginagawa. Sa sobra namang pagmamalabis ng mga taong may kapangyarihan, ginagawa nila ang kanilang maibigan, maging ang mga itinalagang high priest sa panahong iyon ay nakipagkasundo sa mga kaaway ni Yahweh. At ang bansang Israel ay kanilang iniligaw at sa pagkaligaw sila'y nagdusa. Ang Yahweh na siyang may likha ng langit at lupa, hindi na natin kilala. At kung ngayon inyo kaming maririnig na ito'y aming ipinapakilala sa inyo na ang may likha ng langit at lupa ay si Yahweh, hindi pala si Diyos, hindi si God, hindi si Lord. Dahil sa Hebreo, pag tinawag ng Lord ang may likha, ang ibig sabihin siya si Baal. Ngayon sa Latin, ang Deus ay walang iba kundi si Zeus, the God of Thunder. At kapag ito po ay isasalin mo sa Latin, mas kilala bilang Diyos, na sa Tagalog ay Diyos. Diba? Sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, namuo ang Kristyanismo, hindi natin po ito kinilala dahil wala po sa ating nagbalita. Pero sinasabi ng aklat ni Isaiah, chapter 1, verse 2, hanggang sa chapter 5 o verse 5. Nakikilala ng baka ang kanyang tagapag-alaga at maging ang tupa doon sa mga nagpapastol sa kanya.
Pero ang bansang Israel na inalagaan ng ating ama, Aba Yahawa, ay nakalimot sa kanya. Siya ay tinalikuran, ipinagpalit sa Diyos-Diyos ang Sesayos, gawa ni King Antioco na isang Griyegong hari. So, mga kababayan ko, sa buhay na ito, sa panahong ito, ang sinasamba ng mundo ay hindi ang tunay na Creator, kundi si Zeus, the God of Thunder, na kung ating uungkapin ay isa sa limang Satanas ng buko Pinok. Paano po namin ito mapapatunayan sa inyo? Mayroon po tayong mga document at mahalagang aralin. Sa panahong ito ay maaari pong sabihin ninyo sa ano ninyong paraan na kilala ang may likha. At ngayon, sinasabi po natin sa kanyang kapanahonan, nagpapatuloy ang sinasabi ng mga kasulatan. Nung tinalikuran ng mga Hebreo-Israelita ang Yahawa, dahil sa kagagawaan ng kanyang mga kalaban na walang iba kundi ang mga serpent seed o anak ng Diablo, mga bini ng Diablo na naging dahilan ng pagkakahulog sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. At gawa ng kasaysayang ito, hindi lamang inalis ng mga Griyego ang pangalang Yahawa sa Biblia nung ito'y makuha nila noong 70 AD. Galit na galit ang Diablo at Satanas na nagmula sa mga Lucifer dahil silang lahat ay inihulog ng ating maylika. At dahilan ay walang iba kundi si Adan. Si Adan, nung nilikha siya sa pamamagitan ng image and likeness ng ating ama, walang iba kundi si Yahawa. Sinabi niya sa mga Lucifer, mag-bow down kayo kay Adam. Dahil siya ay nilikha kong kalarawan ko at ang aking katuwiran, ang aking kabanalan ay nasa kanya. Sa halip na siya ay igalang, nag-comment si Gadril na mas kilala bilang God. Even lahat ng Bible sa English, mababasa ninyo, puro God. So diyan po nanggaling ang pangalang God sa pangalan ni Gadril na pangatlo sa limang Lucifer na ayaw mag-bow down kay Adam. So sinasabi ng Biblia na may daan na sige sa tingin ng tao ay matuwid, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Yan po ang ibig sabihin ng Biblia. Dahil ang alam natin, ang mga relihiyoso at ang mga reliyon, mga pastor at evangelical na nagdala sa atin ng Kristyanismo, ay akala natin tama ang daladala nila. Pinag-aralan ko ang Kristyanismo gawa nang ako ay naging pastor ng evangelical. Nalaman po natin na ang Kristyanismo hindi nanggaling sa Biblia ng mga Israelita. Ang Kristyanismo, 305 BC. Doon sa Ehipto, isang malaking congregation na ang naniniwala kay Serapis Christos. At dito po nanggaling ang word na Christian sa mga believers ni Serapis. So, hindi po namin ito pag-aaksayahan ng panahon kung hindi ito totoo. Bakit naman ako maninira ngayong ako ay sumasamba noon kay Jesus? Ipinangaral ko siya kahit saan man ako pumaroon at ako'y nagmimisyon nung kabataan ko pa. Pero nung malaman ko na ang Christianity ay Babylonian religion na nanggaling sa Egypt, na Kander ay walang iba kundi si Serapis Christos ng Egypt, at dyan nanggaling ang dulong pangalan ni Jesus, Kristo, na sa Latin is Christos. Yung Jesus ay pangalan ni Helsius, walang iba kundi si Zeus pa rin, the God of Thunder. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil nais kong mamulat kayo sa katotohanan. Okay, ano pala ang pangalan ng tunay na Savior ng Israel maliban sa Amang Creator? Ang Amang Creator, inuulit ko, Yahawa ang pangalan. Nung siya'y magkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang salita, dahil sinabi niya mismo sa aklat ni Adan na siya mismo ay bababa sa lupa pagkatapos ng 5
days enough, equivalent 5,500 years. Eksakto ng 5,500 years mula kay Adan hanggang sa panahon na ang Israel ay lumaki bilang isang bansa. Si Yahweh ay dumating sa pamamagitan ng mga propeta na ang birhen ay manganganak, maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Siya ay tatawaging walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan ayon sa Isaiah. So ang aklat ni Isaiah ay nagpapatunay kung gaano kaganda ang pangako, ang pagliligtas sa mga tao walang pag-asa sa kinabukasan gawa ng pagkahulog ni Adan sa kasalanan. Lahat po tayo ay kandidato papuntang impyerno sapagkat doon pupunta ang lahat ng nagkasala ayon sa Roma chapter 3 verse 23. Diba? Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng ating Ama, Abba Yahweh. Pero itong sinasabi ko sa inyo na mula sa Paleo Hebrew Bible ay hindi nyo na mababasa gawa ng dinoktorang Biblia, at ang inyong mababasa ay walang iba yung posting, yung nakaposting sa Abba Yahweh, ginawa nilang Diyos. Ba? Uulitin ko yung Roma 3:23. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ayon po yan sa mga doctorated Bible. Pero sa Paleo Hebrew, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng ating Ama, Abba Yahweh. Yan po ang tunay na nakasulat. So pagdating sa Savior, sino po ang may pakana para gawin na mailigaw totally ang tao? Okay, hindi ko lang po alam kung magpapatuloy pa kayong paniwalaan at sambahin si Jesus. Sino si Jesus Christ? Jesus from the name Helios. Christ, Christos is from Serapis Christos. Na kung inyong tutukuyin sa kasaysayan, ang pangalan ay invented mula sa dalawang deity o dinatawag nilang God or Diyos. So, sino si Serapis? Siya ang founder ng Christianity sa Egypt, 305 AD. Sino naman si Helios? Yan ang galing ang pangalang Jesus na the God of Thunder. Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay Hi Seos, Welcome Disaster and Calamity. And then, sa Latin, ang ibig sabihin ng Jesus ay Earth Pig, Baboy. Ang pangalan na yan, ang ibig sabihin ay isang hayop. Sa Hebrew, siya ay kabayo. So, hayop pa rin. Sa National Geographic, siya ay butiki. Hayop pa rin. So, sinasabi sa Revelation 13, ito, takot na takot ang marami sa atin, lalo ng mga Kristiyano. Dahil sinabi ng Revelation chapter 13, verse 15 to 14, malalaman ng isang taong matalino ang bilang ng pangalan ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang pangalan ng tao. Diba? Pangalan ng tao ang bubuo sa Mark of the Beast. Pangalan ng isang hayop ang pangalan ng isang taong nakakabit na ang bilang ay 666. So kapag inyong gamitan ng Roman numeral, yung pangalan or letra ay mayroong katumbas na mga number. Isi-search ninyo, ang Jesus ay 666. So, sinasabi ng Bible, noong panahon na si King Antioco ay nagpasok ng maruming bagay sa templo ng Abba Yahweh ating alayam, nilapastangan niya ang kabanalan ng templo. Nung dumating si Yahawashay, sinabi niya sa mga matatanda ng bayan, dibain ninyo ang templong yan at sa loob ng tatlong araw ay muli kong itatayo. So, ibig sabihin, noong panahon ni King Antioco, ang banal na bagay
walang iba kundi ang templong ginawa ng mga Israelita sa pangunguna ng kanilang mga hari. Pero nung dumating si Yahweh Shai, ang tinukoy niyang templo ay hindi na ang templo, kundi mismong ang kanyang katawan. Na nung pinatay siya, pinahirapan dahil sa kanyang pagliligtas sa atin at dahil sa ating mga kasalanan. Tatlong gabi, tatlong araw, muli siyang nabuhay. Yon ang ibig niyang sabihin. Hindi na ang templo na gawa ng tao ang kanyang pinahalaga na tinutukoy na templo, walang iba kundi ang kanyang katawang lupa. Noong siya ay magkatawang lupa sa daigdig na ito. Pangalawa at pangatlo, sa muli, sinasabi ng Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng alahayam at parurusahan niya ang sino mang magsira ng templong iyan sapagkat kayo ang templong iyon. So ang templo ng ating Ama, Aba Yahweh sa ating mga buhay sa panahong ito, walang iba kundi ang ating mga puso na tumatalima at sumasampalataya kay Yahweh Shai, Damashayam. So, kung hindi mo tatanggapin si Yahweh Shai na siyang tunay na Mesiyas ng Israel, ikaw ay nagpapakilalang hindi ka tunay na dugong pinili o hindi ka kabilang sa mga Hebreo at mga Hintel na nagmula sa lahi ni Shem. Ang lahi ni Ham at Japhet ay may mga dugong serpent seed. Gawa ng sila ay nagmula sa lahi ni Cain. So, sa madalit salita, si King Antioco, si Alexander the Great, at yung ibang mga nagpalit ng salita ng Aba Yahweh o ng pangalan, nag-alis ng pangalang Yahweh sa tunay na Biblia ay mga lahi din ng serpent seed. At inyo pong malalaman na sa ating kapanahonan, nagpapakilala po sila kung sino sila. Ang kanilang mga tungkod ay may mga emblem ng ahas. At maging ang kanilang mga hall ay mayroong mga mukha ng ahas na halos kapag ikaw ay nakaharap sa isang stage, ay para kang nakaharap sa isang malaking bunganga ng isang cobra. Walang iba po kundi ang Vatican City. So, ang Vatican ang siyang may malaking papel sa pagtatanggal sa pangalang Yahweh at nung Savior Yahweh Shai. Si Yahweh Shai sa kanyang pagbabalik as a King of King ayon po sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 9. Maputi ang kanyang buhok at ang kanyang katawan ay katulad halos ng bronsing dinaan sa apoy. At ang kanyang boses ay hindi malagong, ang kanyang tinig ay katulad ng lagaslas ng isang malaking talon. So ito po ang description ng Revelation. Sino si King of King? Na Yahweh Shai at nadarating, isang maputi ang buhok at maitim na lalaki. So brown, hindi kamukha ng ipinakilala sa atin ng mga Greek, ng mga Christian Catholic, na ang kanilang savior na daladala ay nagmula sa pangalang Helios, na ang ibig sabihin ay earth pig sa Latin, at horse naman sa Hebrew, at sa National Geographic ay butike. At ito sinasabi sa Revelation 13, na kailangang malaman ng isang matalino at maaaring malaman ng isang matalino ang kahulugan ng pangalan ng Mark of the Beast sapagkat ito'y pangalan ng isang tao. Walang iba kundi ang pangalang Jesus Christ. Ngayon, masabihin ninyo sa amin, pangahas ka dahil sobra na, paninira na yung ginagawa mo. Sinasabi ko po palagi, minahal ko ang Jesus Christ na yan na daladala ng mga Kastila sa ating kapanahunan. Ako'y lumaki na walang alam sa history. Pero nitong panahong ito, hindi na po natin kailangan pang pigilin. Noon kapag ikaw ay humawak ng Bible o gusto mong magbasa ng Bible, yung matatanda, tinitigilan tayo maging ang mga pari, hindi po yan pinapayagan. At maging sa mga ibang reliyon, marami po sa ibang mga reliyon, ayaw nilang ang mga membro ay magbasa ng Bible. Especially po ang ANC. Sino ang may karapatang magbasa at magturo? Ministro lang. Ayaw nilang pabasahin yung kanilang mga membro dahil mayroong matutuklasan ang kanilang mga membro tungkol kay Jesus Christ. Si Jesus Christ
ayaw nilang tanggapin yung Jesus, ang gusto nila yung Christ lang. Bakit? Si Christ kasi identify as a deity of Egypt kasi ang pinagmulan ng Christianity. Kaya parang akala nila na ito na nga yung creator. Hindi, mali kayo. Sapagkat ang fallen angel na si Serapis ay nagpakilala sa iba't ibang panahon sa aklat ng mga Makabeo. Ayan, hindi ko po yan pwede sabihin sa inyo na hindi po yan kabilang sa Bible. Ngayon, eto pa. Sinasabi po ng Bible, makinig ang kalangitan ayon sa Isaiah, gayon din ang kalupaan. Sapagkat si Yahweh ay nagsasalita, pinalaki ko, tinalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Katuwiran po ng Bible ang aking binabasa. Mismo ang mga Israelita, nung hindi na po nila kaya ang ginagawang persecution ng kalaban ng mga Griego sa kanilang panahon, sila na po mismo ang gumawa ng paraan upang hindi na tanggapin at sambahin si Yahweh. Kaya hindi na po siya nakilala mula noon hanggang ngayon. Hanggang sa tayo ay pinatanggap ng mga Kastila ng paniniwala mula sa Kristyanismo. Inuulit ko po, yung batang ninyo ng Cebu na daladala ni Magellan, siya po ay walang iba kundi si Tammuz, ang isa sa sun god at representative or reincarnation ng kanyang tatay na si Nimrod, ang god of Babylon. Ayan, si Nimrod ay ipinanganak December 25. Kaya tuwing tayo ay nagsiselebrate ng Pasko, kaarawan po ni Nimrod ang inyong siniselebrate. Kabilang po ako dati niyan, kaya ngayon, hindi na po ako nagsiselebrate ng Pasko at hindi na rin ako nagsiselebrate ng birthday. Alam niyo po kung bakit hindi kailangan iselebrate ang birthday? Sinabi na po ng Roma 3:23, lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng ating Ama, ating alahayam. So, magse-celebrate ka gayong alam mong makasalanan ka, ikatutuwa mo pa ba yon? Kung naiintindihan mo to, sasabihin mo tama ka, kapatid, or brother, or senior, or manong, kung ano tatawag nyo sa akin. Diba? Ang isang makasalanan ay walang karapatan mag-celebrate ng kanyang kaarawan sapagkat siya isang makasalanan. Pero nang dumating si Yahweh Shai at nahamsa sa punong kahoy nung siya'y ibinitin, gawa ng kanyang kamatayan, ng kanyang dugo, binayaran ang lahat ng pagkakautang natin sa kasalanan ni Adan. Lahat ng kanyang lahi ay kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang buhay na napako na nakabitin sa punong kahoy. Pero, ang ginawa ng mga Greek nung dinala ang Christianity, dinalan tayo ng Kristong nakabitin sa krus. At sinasabi lagi nila na si Jesus daw ay pinako sa krus o ang Hebrew Savior ay pinako sa krus. No, wala din ganon. Bakit? Ang tunay na pagkakakilanlan sa true Savior ng Israel ay ibinitin sa punong kahoy. Sino pala nagmamayari ng krus? Ganon ulit. Yung ninyo na nasa Cebu, siya ay lumaki at siya po ay Tammuz na may pakpak ang likod. Isa po siyang fallen angel. Na siya, ang kanyang emblem ay cross. So, ibig sabihin, Babylonian God pa rin. Siya pa rin ang kinikilala ng mga kasimbahanan na naandito sa Pilipinas. Lahat ng Kristiyano ang simbahan, may mga cross sa loob ng kanilang simbahan at sa labas ng kanilang simbahan. Na kung ating uungkatin, si Tammuz pala ang nagmay-may-ari ng cross na yan. Tao cross ang ibig sabihin, kaya yung Lord na Tammuz, ayan po nang galing ang letter T na mukhang cross. Kaya po, lahat ng mga religion na nagpupuntas ng cross, even ng mga Christian Catholic, cross ng cross sa simbahan, pero hindi nila alam na yung kanilang pangungurus ay baliktad. Alam natin, ang satanic cross ay baliktad. Okay, ididimo ko sa inyo. Pag kayo nagsimula dito sa noo, at ibababa nyo dito sa dibdib or sa baba, at dito ilalagay nyo, at dito
ang cross na yan kapag inyong sinukat ay baliktad. Nakatiwarik. So sa madalit salita, bawat isa na naging deboto, cross ng cross, kahit saan makatapat, akala nila simbahan, yung pala katedral, yung isang parang meseyo. So, panguros tayo ng panguros, hindi natin iniintindi na ang ating ginagamit ay satanic cross at baliktad na cross gawa. Nang dito kayo nagsimula hanggang dyan, baliktad na katiwarik na yung cross na yan. So, sa madalit salita, ang buong sanglibutan ayon po sa aklat po ng Mika, sa aklat ng Old Testament, nagsasabi, napahamak ang aking bayan dahil sa kawalan ng karunungan. Ayon sa dinoktor ang Biblia at mga Greek ang may gawa. Yahweh siya ang tunay na Savior, ginawang Jesus. Ang believers ni Yahweh siya ay kilala bilang Messianic, pero ginawang Christian na galing sa Egypt. Ngayon, yung pangalan ng mga believers ay Messianic. Born again, Messianic. Hindi born again, Christian. At tayo bilang mga believers, sinasabi ng Bible na tayo ay sumasamba sa Messiah ng Israel. Kapag ikaw ay nananampalataya kay Yahweh Shai, ikaw ay hindi against kay Yahweh Shai ang Messiah. Pero kung ayaw mo si Yahweh Shai, the Messiah, ikaw ay anti-Messiah. Pero nung dinoktor ang Bible, inilagay na naman si Christ sa dulo ng Messiah, inalis ang inilagay Christ. Kaya pag binasa ninyo sa mga Bible na nabibili sa National Bookstore, ang mababasa ninyo, anti-Christ. Kaya ngayon, kapag ako nangangaral tungkol kay Yahweh siya at Aba Yahweh, sasabihin ng mga Christian na aking mga kakilala noon at kaibigan kong pastor, anti-Christ nga yung tao na yan. Dahil hindi na siya naniniwala kay Christ, kundi siya ay nagpapahayag ng bagong Messiah na Yahweh siya daw yan. At ano yan? Parang Kawasaki Yamaha ata yan, Japanese. No. Yahweh name is holy and great. Dakila ang pangalang ito at hindi po ito pwedeng banggitin sa walang kabuluhan. Pinagpala ni Aba Yahweh at pronoteksyonan ang kanyang pangalan. Kaya ang Yahweh at Yahweh Shai na ayon sa John 5:43, sinabi ni Yahweh Shai, ako ay naparito sa pangalan ng aking ama, ngunit hindi ninyo ako tinanggap. Ngunit may paririto sa kanyang sariling pangalan ang siya ninyong tatanggapin. Nireveal na po ni Yahweh Shai na papalitan ang kanyang pangalan dahil nung siya ay nagpakilala, hindi siya tinanggap. Pero nung nagpakilala ang mga Griego ng Peking Savior at dinoktor ang Bible, tinanggap natin. Ayon sa John 5:43, nangyari ang propesya ni Yahweh Shai. Ang Yahweh Shai nalimutan ng kanyang bayan, pero ang Jesus Christ ang minahal ng mga tao. At ngayon, mga kababayan ko, nawa ay muli kayong mapukaw. Lahat ng mga anak at remnant ng Israel ay nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. Ibig sabihin ng Israel ngayon, sila ay mga hindi tunay. Sila ay mga laing Askenazi sapagkat ang tunay na Hebrew Israelite ay mga iba't ibang kulay. May kulay brown, may dark brown, at may alanganing brown sapagkat ang 12 tribes ay magkakaiba ng magulang. Ang ibig sabihin, iba-iba ang nanay ng mga anak ni Israel. Apat na babae ang nanay ng 12 tribes. Mga kababayan ko, be blessed and shalom.